guys, welcome back to my channel. So sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and click also the bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So today guys, pag-usapan natin itong 5 peso commemorative coins, no? Which is yung Bagong Bayani tsaka yung Leyte Gulf Landing. So ito guys, itong mga coins na ito, naging available siya last December 22, 2014. So meron itong 10 million mintage, then meron dito na 20,000 uncirculated condition. So kasabay din ito guys yung ano, yung kung matatanda nyo yung mga 10 peso commemorative coins kaya nito ito guys, yan. So mga kasabay niya yan. So guys, bakit ko ginawa itong video na ito, no? Kasi marami akong nakikitang nagpo-post sa iba't ibang groups, no? Sa mga coin groups and individual posts na nagtinatanong itong mga coins na ito kung may halaga ba, no? So actually guys, meron talagang halaga yan, no? Which is yung face value. So kung 5 pesos yan, so face value 5 pesos, no? So syempre hindi naman lahat may alam sa mga coins. So on that matter, naintindihan natin sila, no, na maaring ang gusto nilang itanong is kung may halaga ba ito ng mas mataas sa kanyang face value. So for sure alam naman nila na 5 pesos yan. Pero dahil nga commemorative coin siya, tsaka yun nga, iba yung itsura sa normal na 5 peso, tinatanong nila, no, baka may halaga ito ng mas mataas sa kanyang face value. So yun yung aalamin natin guys sa video na ito. Pero bago yan, narito muna yung ibang information about sa mga coins na ito. So guys, punta tayo sa tanong na kung meron ba itong halaga ang mas mataas sa kanyang face value. So ang sagot is depende. Pero in general, sabi ko nga face value lang talaga siya, no? 5 pesos, yun nga sabi ko, 5 pesos kung 10 pesos. So yun, bakit ko nasabing depende guys, no? So number one, depende sa collector or buyer, no? So kaya ko nasabing ganun, gaya ko na nagsisimula pa lang ng mga kolekta, willing akong bilhin yung ganitong coins noon ng ano, ng 10 pesos per piece. So mas mataas siya sa kanyang face value dahil alam ko rin na circulating commemorative coins ito. So hanggang ganun lang yung price kung kayang bilhin itong coins na ito. Then, yun nga, para sa akin kasi, achievement na magkaroon ako ng ganitong coins, no? Dahil nagsisimula pa lang ako. Then, number two, depende sa quality ng coin, no, guys? So, sa mga collectors, importante rin yung quality ng coins. So, lalo na sa mga gantong commemorative coins. So mostly kasi sa mga ganto is ano na, marami ng dents or gasgas. So kung nakakita ako dati ng mga uncirculated condition ng gantong coins, no, most probably bibilhin ko siya. So guys, linawin ko lang, sa ngayon kasi hindi na ako bumibili ng gantong coins, no. Gusto ko lang munang subukang bumili mismo sa ano, sa BSP, kung meron silang available. So chinek ko sa kanilang ano, website, wala nito. Pero dun sa list na fifilapan mo kung gusto mong bumili ng mga coins sa kanila is may nakalagay dun nito.
So yun guys, hindi po ako bumibili nito. But before guys, bumibili ako nito, no. Then yung sa ano kasi sa BSP naka ano yun, naka blister pack, no. And doon sa list na nakalagay, pag bumili ka doon, ang price niya is 75 pesos, no. So yung 75 pesos na yun pwede ring maging basihan ng mga ano, mga bumibili at nagbebenta, no. Tapos guys, number 3. So depende kung yan ay error coin, no. To be honest guys, pagdating sa mga error coins, medyo wala pa akong ganung idea, no. Wala pa akong malawak na idea sa mga ganun. Pero may mga nakikita akong mga ano, mga error coins na tulad nito. So yan guys, other than ano, mga ganyang ano, mga error coins, wala pa akong ganung idea. So kung medyo sinipag kayo guys, pwede kayo mag-research about sa mga error coins, no. Check, para ma-check nyo rin yung ibang coins nyo, no. Marami kasing iba-ibang error sa mga coins. May mga minor, so may mga major din, gaya ng mga pinakita kong picture sa inyo. Then last guys, yung number 4, depende kung yung coin mo is graded, no. So kung yan ay naka ano na, naka slab tsaka graded ng ano, ng authorized coin grading company, for sure mataas yung price niya, no. Kasi pagkakaalam ko, may mga fees na binabayaran sa mga coin grading company para maipag-grade mo yung isang coin, no. So yun guys, to sum up na lang, yung 5 peso commemorative coins na yan, no, meron lamang face value which is 5 pesos, then tataas lamang siya sa kanyang face value, depende na lang sa buyer or collector kung willing siyang mag ano, magbigay or bilhin itong coins na ito higher than face value. Then depende rin sa quality. So syempre mas maganda yung quality, may chance na mas mataas yung price guys, gaya nito. Then depende rin kung ito ay error coin or may mga errors. And then depende na rin kung ito ay graded, no, ng isang coin grading company. So yun lang guys, I hope may konti ako na i-share sa inyo, and patuloy na sana kayong sumuport sa aking YouTube channel. So nasa 10k subscriber na tayo guys, so maraming salamat sa lahat na nag-subscribe. At sa mga hindi pa guys, please click subscribe and click the bell button para updated kayo. So guys, yun lang, maraming salamat. Thank you.